Kaya ayan, busy morning, mga langga, sa mga nandyan, na lagi nanonood sa akin mga vlog. Ayan. Thank you sa mga gustong matuto sa aking mga ginagawa dito sa aking garden. Ayan, ganito lang po yung aking ginagawa sa aking mga lupa. Ayan, nakita nyo po yan. Ito po yung ating mga ginawang mga compost. Ayan, ang dami nating mga dahon, mga sanga-sanga, mga... Halo-halo na po ito. So, bali, ang gagawin natin dyan, ayan, salain natin yan. Aayag-ayagin natin yan dito sa ating takip ng electric pan. Alam nyo ba yung electric pan? Yung electric pan nyo dyan na mga sira, huwag nyo po yan itapon, mga plantita. Dahil yan po ay mapakinabangan natin. So, bali, yung ating mga ginawang compost, dyan po natin muna ilalagay. Ayan. Para yung mga hindi pa nabulok, masasala natin. Ayan. Ibubukod natin yung mga katulad niya, may mga plastic. Ayan. Yung may mga baso-basura, mga takip ng mga... Ayan. May mga tahong. Ito po yung ating mga compost na ginawa. Ayan. So, bali ma, sasala po yan. Alam mo ba yung tawag sa amin yan sa mga Ilongga? Yung ayagon. Ayagon, tanay ni, para mga sala ng mga higko, oh. Sa mga Ilongga, dra. Na, ay, ang ari ang akong nga ginayag na, oh. Yan, ito na yung aking ginayag. So, bali, nakita nyo, napakaganda. Kaya po yan, sinala ko ito dahil depende po sa ating itatanim. Meron po kasi tayong itatanim na kahit ano klaseng paglalagay lang ng lupa ay okay lang. Pero itong itatanim natin ngayon, ito po ay labanos. So, ang labanos, kailangan po talaga niyang, kailangan niyang buhaghag ang lupa. Wala po siyang masasagi pag limba lumaki na siya katulad dito. So, bali, pag limba lumaki siya, may hiroong masasagi. Ayan, ang kanyang ano, laman. Ayan, kaya po, umiiba po yung kanyang forma ng kanyang laman. Kaya ngayon, yung ating gagawin, ganito lang po ang aking ginagawa. Inaayag ko yung mga naglalaman ko ng mga gulay. Tulad ng labanos, ayan yung mga naglalaman. Kailangan natin yan, ayagon ang kanyang paglalagyan. At tulad dito, napakaganda oh. Ayan, tara at mag-ayag tayo. Ayan mga langga, ganituhin lang po yung ating pag-ayag ng ating mga lupa. Ayan, katulad yan. Ganyan lang. Ayan, so nakita nyo, may mga natira pong mga madumi. Ayan, ito po ay hindi po ito pwede sa ating itatanim na labanos dahil hindi na po magiging buhaghag ang ating lupa. Ayan, itatabi natin yan. So bali ito may mga lupa na dito na mga medyo matitigas pa. Anuhin natin yan, tuktukin, ang tawag dun sa inyo. Kasi dyan na, Ilongga eh. Ayan, ganyan po ang aking ginagawa tulad nyan. Ayan. So, inilipat natin yung ibang mga, hindi pa po katulad yan, mga hindi pa gaano na bulok. Ayan, pabulukin ulit natin yan, ilalagay natin ulit dun sa ating lagayan na mga sako na pinaglalagyan natin ng mga compost. Ayan. Ayan, maglalagay tayo ulit. So, bali ito, ilalagay natin ito doon sa kabila. Tara at ilalagay natin ito doon. 2,000 years later. Okay, fresh morning. Andito tayo. Ang aga natin dito sa ating rooftop. Ayan, sa mga kaplantita ko dyan na laging nag-aabang ng ulan. Dahil nung nakaraan, grabe po ang init. Kaya yung ating mga tanim, kawawa. So ngayon, wow, look at that. Grabe na po ang ating mga tanim ngayon. Nagagandahan na po ang kanilang mga dahon. O, diba? Ayan, ngayon, ayan, i-update na po natin yung ating naitanim sa ating mga naibuhaghag na mga lupa nung nakaraan. Ayan, lalapitan na po natin yung ating pinagtaniman ng mga lupa na yon na ating ginawang buhaghag para sa ating itatanim na may mga laman. So, yung ating itinanim doon sa mga lupa na yon, yung ating mga labanos. Wow, look at that. Ayan na po yung ating mga labanos. Ang tataba ng ating labanos. Wow. Diyan ko po itinanim yung ating mga labanos sa mga sako na yan. Ito po yung mga sako ng mga binistay.
yung mga buhangin na naibistay na. So, ayan, dito natin itinanim yung ating mga lupa na ibinuhaghag nung nakaraan. Ayan, wow, look at that. Grabe, ang ganda, no? Ang ganda po ng resulta ng ating mga naibuhaghag na mga lupa. Dahil kung hindi natin ginawa yon, sigurado ang pangit po ng laman ng ating mga labanos. So ngayon, yung ating mga labanos, nakita nyo yan? Ayan, no? Wow! May palaman na. Naglalaman na po yung ating mga labanos. Ayan. So hindi sabay-sabay naglalaman, pero maglalaman na po yan. Dala-dalawa po ang nilagay ko dito sa mga sako na ito. Batang-bata pa po sila. Bagong-bago pa lang silang, ayan, naglalaman na. Ayan, oh. Wow, grabe. Wow. Ayan, silipin natin doon sa kabila. Ang hirap po dumaan. Nakita nyo ba? Ayan po yung aking daanan, no? Ayan, ang hirap po dumaan dito. Ganyan. So, dito sa kabila, meron tayong mga tanim na mga pipino. Ayan ang ating pipino. Ayan, nagagandahang mga pipino. May mga bunga na po. So, ngayon, ang ating mga labanos ay ang katabi ng ating mga pipino. So, dito, magtatanim pa lang tayo. Ayan, pinahingahan po natin yung mga lupa dito. Ayan, so lagi na ulanan, kaya parang gumanda na po yung lupa. Ready na po yan taniman. Dito sa kabila, meron na tayong nakatanim. Tsaka doon sa kabila, ayan. So ngayon, ang ating labanos muna ang ating pagtutuunan ng pansin. Dahil ito na po yung ating pinaghirapan ng mga lupa na binuhaghag. Yung ating inayag-ayag. Ayan na po ang ating mga resulta ng ating mga inayag na mga lupa. Ayan, wow, look at that. May mga laman na po yung ating mga labanos. Ayan, bagong labas pa lang ng kanilang mga laman. Hindi lahat pa muna nakalabas, so, pero lahat po yan ay lalabas. Ayan, aabangan natin yan. Kung tayo ay makapag-harvest, ayun, no, ganda ng kanyang ano. Ayan, doon pa sa kabila, ayan, lalabas na po yung kanilang mga laman. So, itong mga dahon ng mga labanos, ayan, nag-try po tayong nagluto dito. Naglagay tayo sa ating sinigang. So, kumuha ako dito ng mga ilang piraso, nilagay natin sa ating mga sinigang. Ang sarap po pala talaga ng dahon ng mga labanos. Promise. Ang sarap po niya sa sinigang na bangus. Ayan, nag-try po akong nagluto ng mga dahon ng mga labanos. Napakasarap po. Try nyo po yan. Walang tapon po sa ating labanos. So, sa mga nagsabi sa akin na pwedeng-pwede pala ito lutuin o igisa. Kahit igisa mo lang po siya sa sardinas, pwedeng-pwede po ang dahon ng labanos. Napakasarap. Promise. Ayan ang ating mga pinaghirapan na itanim dyan sa mga sako na yan. Ang ating mga labanos. Wow. Ang ganda, no? Ang ganda na po ng laman niya, oh. Ayan, oh. Kita nyo yan. Ayan, mga bago pa lang. So, susunod na araw yan. Bigla lang pong laki yan dahil umuulan-ulan. Maganda po ang ating lupa. Napakabuhaghag po ng lupa natin na yan at mataba. Kaya itong mga labanos natin, tiyak. Ang ganda po ang magiging laman yan. Ayan, oh. Bata pa. Hindi pa masyadong nakalabas yung kanilang mga naman. Ito, ayan, oh, nakalabas na ito. Pero ang laki nito, ha, ang laki nito. Ayan. Napakaganda po ng dahon. Sarap na po yan igisa sa sardinas. Ayan, oh, wow. Parang makulimlim, kaya napakasarap po pang magtanim. Ayan, itong ating mga nakatabi dito na mga abang na mga lupa. Ayan, bibili tayo ng mga seeds para dyan. So, ayan, may tumubo po na mga mais. Ayan, oh, mga mais po yan. Mga mais ba yan? Ito yata yung mga compost. Di ba nagkukompost tayo ng mga chicken manure? Or kahit anong mga nabubulok, inilalagay ko po. Hinalo-halo ko na po lahat sa isang sako. Ayan, nagbulok na po yun. Kaya dito natin inilagay. Ayan, may mga tumutubo. Ganyan pala pag yung ating mga compost, ano? Kahit yung compost pala, hindi pala namamatay yung ibang seeds doon.
Ayan, at nabubuhay po sila. Lalo na po yung mga alugbati, yung mga seeds ng alugbati. Kahit saan mo po yun ilalagay. Nabubuhay at nabubuhay pa din yun. Lumalabas pa rin siya. Hindi siya basta-basta ang nasisira dahil yung ano, yung balat nung ano, nung seeds ng alugbati, hindi basta-basta natatanggal eh. Kaya kahit ilagay mo sa compost, sigurado mga ilang araw tutubo 'yun. Kaya ayan, napaka-bless natin dahil yung ibang seeds na mga tutubo, itinatanim din natin. Katulad noon, oh, diyan oh. Ayan, ang dami pong tumubo ng mga alugbati diyan dahil 'yan po ay mga compost kong nilagay, may mga tumubo ng mga alugbati. Ayan oh, sasabay-sabay na po silang tumubo. Yan, dyan sa katabi ng aking mga labanos. Yan po yung mga alugbati at saka mga kalabasa. Yung ating kalabasa ay gumagapang na hanggang taas. Ayan. Napakasarap po ng ano, pipino. Sarap na siyang pitasin. Ayan, oh. Ayan, daming bunga. Nakailang pitas na tayo. Nakapitas na po tayo dito ng mga pipino. Ayan. Okay. Sa sunod na araw, babalik tayo dito kung tayo ay mag-harvest na ng ating mga labanos na nakatanim sa sako na ating pinaghirapang ibuhaghag ang kanilang lupa para lang makapagtanim tayo ng magandang labanos, magandang resulta ng mga labanos na naglalaman. Ayan, blessed naman tayo dahil nakikita naman po natin ang mga resulta. Naglalabasa na po yung mga laman. So, syempre, bata pa. Ayan, sa sunod na araw, i-update po natin dito kung sila ay malalaki na ang laman at tayo ay makapag-harvest na at tayo ay makapagsigang na. Okay, ayan, sa sunod na araw, magbabalik po tayo dito. Update natin ulit kung tayo ay magha-harvest na ng ating mga labanos. Ayan. Parang uulan na dahil makulimlim. Ayan, tayo na ay bababa. Dahil tayo pa ay busy-busy. Busy morning ang mga plantita. Okay, thank you sa inyong lahat. Sa walang sawang panunood sa aking mga vlog, please subscribe my channel In Thy Name's Rooftop Garden. Bye!